Hi class and welcome back to our classroom. Ako po si Madam Salinel at isa po akong teacher na naka-base dito sa Philippines. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin sa Open Toonz yung paglalagay ng boses natin sa ating animation. Ire-record natin yung boses natin at isasabay natin ito sa paggalaw ng ating animation. So this time, yung nakikita natin dito ay naka-click yung X sheet natin kung saan mas madali natin makikita yung ating columns dito. Pero para sa familiarity, click natin yung drawing tab para makita natin yung usual na position ng ating X sheet. Nandito siya sa ilalim. Okay? So this time, magdo-drawing muna tayo dito and then maglalagay tayo ng recording later after. So for this video, gamitin natin yung existing file natin, yung file na ginawa natin sa episode 5 ng Open Toonz. So nandito siya sa recent projects natin, so piliin lang natin ito and then lalabas na siya dito sa ating viewer. So kapag na-play natin ito, so yan yung ginawa natin. So nag-insert lang tayo ng sound effects habang kinakain niya yung cookie na na-drawing natin dito. So this time, gagawin natin, i-copy lang natin itong object natin para magtuloy-tuloy yung kanyang exposure dito sa frames and then mag-insert tayo ng audio para mapagsalita natin yung ating object. So para makopy natin yung column para sa ating object, so highlight natin yung lahat ng frame. Yung frame lang ng column na yon, and then right click and then look for the copy and then click natin yung frame kung saan natin ilalagay yung copy ng object na yon. So dito sa frame 31 and then select lang natin and then control V. Yan. So nakopy na yung frame na yon. Okay? So this time pati kung saan nagbukas yung mouth niya, yung bibig niya, yan, nakopya lang natin, no? Except yung sound at yung additional drawing natin na ginawa dun sa previous output natin. Okay, so this time, magre-record tayo ng boses natin. And then, yung next natin gagawin, so magre-record tayo ng audio natin. So, ito yung part kung saan mag-start ng magbukas yung mouth ng ating object. So, nandito tayo. So, pati yung duplication na ginawa natin previously ay syempre kasama siya sa na-copy. Ayan. So, gagamitin na rin natin ito. Ayan. Para hindi natin ulitin yung animation natin na ginamit dito or ginawa dito. By the way, ang ginamit natin to open and close the mouth of our character is the pump tool. Yan, so nabanggit din natin yan sa ating episode 5. Okay, so nandito tayo sa frame 42. Bali dyan natin ilalagay yung ating recording. So, sasabi tayo dito ng dialogue. So, punta tayo sa Windows. Ayan, to record our voice. And then, hanapin natin yung record audio. Okay, so pag-select nyan, may lalabas na dialog box. And then, meron din siyang record button. So, when we click that, pwede tayong magsalita. And then, stop na lang natin pag natapos na. So, example. Delicious. And then, we just stop it agad. So, nag-press tayo ng stop button dito. And then, meron tayong makikitang button ulit. Save and insert. So, pag na-click na natin yan, saka pa lang papasok dito sa ating column or sa ating X sheet yung boses natin. So, para mas mapakinggan natin or makita natin ng mas maayos yung ating recording, close natin itong dialog box ng audio recording. And then, click natin yung X sheet tab na sa right, upper right screen natin para medyo mas malaki yung makikita natin dito, no? So, baba natin ito kasi ito yung part ng recording natin. So, makikita natin, delicious. Okay? Pero,
medyo mahaba yung mga excess na nandito. So, tulad ng ginawa natin dati, pwede natin i-highlight ito. And then, click natin yung delete button. And then, hanapin natin yung white border na yan. Click lang natin yung side. And then, pwede natin iangat yan. Itapat natin kung saan natin siya kailangan ilagay. Ayan. So, ayan yung magbubukas ng bibig ng object natin. And then, timing dun sa pagsasalita natin. So, try natin kung timing ba. Delicious! Okay. So, tingnan natin. Ayan, may mga excess pa. Highlight natin para mabura. And then, extend lang natin yan. Yung ating frame para medyo mahaba pa rin yung ating exposure for the character. Okay? So, tingnan natin ngayon kung anong itsura ng final work natin. Delicious! 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 Okay? So, yon. So, pagkakain niya ng kanyang pagkain dyan, nakapagsabi pa siya ng delicious. Okay? Okay, so this time, ang goal naman natin ay lalagyan natin ng text yung ating animation. So, ilalagay natin yung word na delicious kapag nag-start na siyang magsalita ng delicious. So, dito siya sa part na to, sa form or sa frame 42. So, dito natin i-insert yung ating text. So, kailangan natin gumawa ng level strip, another level strip, at dahil ang type tool or ang text ay gagana lang or pwedeng i-apply sa vector level. So, punta tayo sa level tab. And then, select natin yung new. And then, ang pipiliin natin dito ay new vector level. Okay? And then, this time, lalagyan natin ng pangalan yung ating bagong level strip. Okay? Yeah. So, yung pangalan natin. At nagkaroon na tayo ng bagong column dito kung saan pwede natin ilagay yung ating text. Okay, so selected na yung frame na paglalabasan ng ating text sa animation, and then select natin yung ating type tool dito sa toolbox, and then dito pwede na tayong pumili ng mga fonts na gagamitin natin or gusto natin gamitin. And pwede namang pumili, pero of course yung content po or yung list ng ating font design ay iba-iba, depende sa kung ano ang meron sa inyong device. Okay, so siguro Kids on the Moon. And then type natin dito sa taas ng ating character. Type natin. Yeah. So, pwede rin natin i-size or palitan ng size yung ating font. Medyo lakihan natin, and then select natin lahat gamit ang move tool. Hanapin natin yung four-headed arrow para sabay-sabay natin siyang magalaw. Okay? So, selected siya. Pwede natin palitan yung color. And then, meron tayong halimbawa na select na color dito. Pwede natin gamitin yung ating level palette. Ayan. And then, click natin ang apply. At malalagay na siya doon sa ating text or mapapalitan na ng text color yung ating text sa viewer natin. So, pwede ninyo yung pilihan ng kahit anong color na prefer ninyo. Ayan. Ayan. Okay. So, dapat ito ay magstay hanggang matapos siyang magsalita. So, adjust natin yung frame na to. Click natin yung X sheet tab. Then, hanapin natin yung frame na yon. So, ito siya. And then, adjust lang natin para lalabas lang siya kapag nandun na siya sa part na magsasalita na yung ating character. So, check natin. Doon tayo mag-umpisa sa taas. Delicious! Okay? Pero napapansin natin na parang medyo malayo yung pagitan nung pagkatapos niyang kumain at magsalita. So, pwede nating bawasan yung ating frame. So, ito yung part na nakasarado pa yung bibig ng ating
character. So, siguro dito, pwede natin bawasan. And then, press natin yung delete key sa keyboard natin. Yan. Okay? And then, this time, pwede natin iangat yung ating frame dito para doon siya mismo nakadikit. Ganun din yung ating audio. And then, yung another. And then, tingnan natin kung fit na siya or sabay na siya. Delicious! Delicious! Okay, so yun. So, medyo mas maiksi na lang yung pagitan nung part na kumakain yung ating character hanggang sasabihin niya yung word na delicious. Delicious! Sana po ay nagustuhan ninyo at may natutunan kayo. Pwede nyo pong i-share ang video na to para mas marami pa tayong ma-inspire sa klase natin. At kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, click nyo na ang like button at mag-subscribe na rin kayo para maging updated kayo sa mga susunod pa nating klase. Thank you very much for watching and always remember to be kind to one another. God bless!